And hello guys, welcome to Rainabouts. It's me, Rain. In this channel, we talk about credit card, condo investing, financial handling, at kung ano-ano pang mga random videos about my experience and mga bagay na gusto kong i-share sa inyo para naman makapag-add ako ng knowledge or makapagbigay ng idea. Isama na rin natin dyan ang banking. Kung may nagustuhan ka sa mga topic na nabanggit ko, please do subscribe to my channel. Click mo na din ang bell notification para notified ka lagi sa mga bago nating uploads. Meron na tayong video about the difference of the current and savings account, available balance versus the current balance. Now naman is yung maintaining balance. I guess may mga narinig na kayong mga complain na sinasabi nila na hindi naman nila ginagalaw yung bank nila, yung account nila, and then naubos yung laman ng bank account nila. Nag-o-open kasi tayo ng account. Ina-explain naman sa atin kung anong klase yung account and kung meron yan maintenance balance. So ano ba ibig sabihin ng maintenance balance? Very short lang tong video na to. Disclaimer guys, I'm not an expert, I'm not working in the banks, and I'm not promoting any credit cards or bank in this channel. So, I am sharing only kung ano lang yung knowledge ko or yung na-research ko or based on my experience. So i-explain ko lang to sa sobrang babaw na way, and I know a lot of people naman, alam na nila, pero meron pa rin talaga na medyo hindi naiintindihan. And ako honestly, before, hindi ko rin talaga siya masyadong naiintindihan. Not because mahina na yung utak ko, it is because hindi ko lang siguro siya priority before na intindihin. Siguro, kung ikaw, hindi mo siya naiintindihan ngayon, nandito ka na sa channel ko, it is because gusto mo na siya maintindihan, willing ka na maintindihan, kaya nagre-research ka na para malaman mo yung gusto mong malaman, alright? So nga, pag nag-open tayo ng bank account natin, normally, savings account, ini-inform tayo ni bank na, ma'am, yan, meron po tayong maintaining balance. Normally, yung mga savings account, nagre-range siya ng mga 10,000 pesos, diba? Pero meron din naman mababa na maintaining, depende kung anong klaseng account. Bakit nga ba merong maintaining balance na nire-require si bank? It is because, kasi yung one of the ways ni bank to earn money from us. Syempre, pag may maintaining balance, ibig sabihin, mas marami yung magde-deposit ng money doon sa bank. And then, of course, kapag maraming nagde-deposit, syempre, marami silang mapapahiram or malilend na money sa other people. Kasi diba, ganun naman yung banks. That's why kilalang kilala natin ang banks when it comes to money. Because what they do is they encourage people to save money, and also yung mga credit cards din, yung sa mga loans din sa banks siya, diba? So, yun yung purpose, one of the purpose nung kaya sila nagre-require ng maintaining balance. And also, another thing is, yun nga, pag hindi mo na maintain yung balance, then they have the right to charge you a penalty pag hindi na maintain yung maintaining balance. So for example guys, kung 10,000 yung maintaining balance, don't make it 10,000, make it at least 10,100 to make sure na hindi kayo charge. Kahit na 10,000 yan, so mayroon pa rin possibility na ma-charge kayo. The good thing naman about having the maintaining balance, it is considered as your savings. Of course, nag-earn din yun ng certain interest. Hindi nga lang siya ganun kalakihan. If you check, kung meron kang bank book, may kita mo doon yung in and out ng money, and including na rin yung sa interest. Kasi nga, nililend talaga ng bank yung money natin to other people. Meron din naman mga ways how to avoid yung mga pagkaubos or mga penalty or charges dun sa account natin na may maintaining balance. Meron kasi yan mga cut-off. So kahit saan naman meron yan cut-off eh. Huwag mo lang itatapat dun sa cut-off na
below the maintaining balance para hindi kayo ma-penalty. So, hindi ko na elaborate yan, guys. I know naman na naintindihan nyo yung topic natin for today. So, tips lang, when you open an account with maintaining balance, huwag mo siyang ikikip ng below dun sa maintaining balance to avoid nga yung pagkaubos nung savings mo because of the penalties. Tapos, make sure din na lagi kang transaction. Hindi naman daily, siguro at least mga once a month or once in a 2 months para ma-make sure mo na active and ma-avoid din yung mga penalties and everything. And also, yung dormant, explain ko yan sa next video natin, guys. Ayan, thank you for watching, and kung nakalimutan mo mag-subscribe, mag-subscribe ka na. At kung nagustuhan mo tong video na to, please give it a like. And see you on my next video. Bye!